Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back dito sa OMG TV channel. Ang i-share ko sa inyo ngayon mga kabarya, itong mga barya na aking binibili tulad ng mga Error, Hard to Find, saka yung iba ay Semi Hard to Find. Yung mga rare na barya ay pwede rin. So, yan ay ating pag-uusapan. At yung mga Error ay yung iba kasi mga kabarya ay hindi nila alam kung ano yung sinasabi nating Error. Basta lang mayroong makikita nilang kakaiba ay sinasabi na agad nila na Error. So, ang Error kasi mga kabarya ay mayroong maraming klase. May Error na common error at saka may Error na yung sinasabi nating pinakamatinding error. So, yun lamang yung mga collectible items, yung mga sinasabi nating matinding error. So, ipapakita ko dito sa inyo ang iba't ibang mga error na pwede nating bilhin. At yung mga barya na hard to find, mga semi hard to find na pwede yung ibinta. Okay? So, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa susunod na nating mga video. Okay? So, example lamang mga kabarya, itong 20 peso coin. Tulad nitong 20 peso na barya, ay maraming nagsasabi na error. Ngunit ay, ang isang itong mga kabarya ay hindi talaga error. So, may mga video na tayong ginawa na pinapaliwanag natin to na ito ay isa lamang sa mga variation ng ating mga 20 pesos. Doon sa ating video na ginawa mga kabarya ay pinapaliwanag ko ito doon na ang ganitong klaseng mga barya, itong may makita kayong color overlapping ay isa lamang ito sa common dito sa year 2020 na 20 pesos. So at saka yung head touching the rim ay normal lamang dito sa ating 20 peso na barya. So ito kasi yung kadalasan na sinasabi ng ating mga kabarya na error. Ang totoo mga kabarya ay hindi talaga ito error. Tulad ng mga maraming business nating pinapaliwanag ay hindi talaga ito error. So doon sa mga bago pa nagkukulikta ng mga barya, ang sinasabi nila doon ay error. So yun no, kaya natin palagi itong inuulit-ulit na pinapaliwanag kasi ang ganitong klase ay hindi error. So ito ay isa lamang sa mga variation ng ating mga 20 pesos na barya. So meron namang higher mint mark or upper mint mark ay isa rin yun sa mga variation ng ating 20 pesos na barya. So ang ganitong klase mga kabarya ay hindi mo talaga matatawag na error. Isa lamang itong normal or natural na pagka-overlap ng kanyang mga color at saka yung head touching. So isa ito sa mga ore ng ating 20 peso na parang error ngunit hindi error. So ang mga error na aming binibili mga kabarya ay tulad nitong ipapakita ko sa inyo na mga error. Example itong isang itong 5 peso na ito mga kabarya ay ito ay tinatawag na wrong planset kasi ang 5 peso na nakaprint dito ay naprint sa yung planset ng 10 peso. So kaya isa ito sa malaking error. So dapat na ang planset ay para sa 10 peso. So naiprinta dito yung barya na 5 peso. So ganitong error mga kabarya ay masasabi mo talagang pinakamatinding error na nagawa. So isa ito sa mga example ng ating binibili. Kung mayroon kayo nito, so pwede kayong mag-message sa ating Facebook page sa description. Meron tayong mga link na nilagay doon no? Sa link ng ating page sa Facebook. At itong isa pang 5 peso mga kabarya, new generation currency. So parang na-combine ito mga kabarya. Meron siyang round shape na na-printa dito yung nunagonal. So at hindi naman tama yung pagka-printa. Medyo pabor sa kanan. Ito ay tinatawag naman natin mga kabarya na off-center. So isa rin ito sa pinakamatinding error sa mga barya na ginawa. At mayroong isa naman dito mga kabarya, itong 1 peso na 2017. So, off-center din ang tawag natin dito mga kabarya sa ganitong klaseng error. So, ganitong mga klaseng mga error ay talagang collectible. Ito yung mga hinahanap ng ating mga collector na binibili. At mayroong 1 peso dito mga kabarya na Flora and Puna. So, ito ay
1 peso ball yung merong karabaw sa likuran. So ang nangyari dito mga kabarya, na double print yung karabaw. So yan, makikita nyo ang isang karabaw ay magkatabi sa isa pang karabaw. Okay, so sa ganitong error mga kabarya ay pwede siyang matawag na multiple strike or broad strike. So mayroon naman tayong 5 peso dito mga kabarya na isa ding error. Ito ay nunagunal 5 peso at ang isang ito mga kabarya ay tinatawag na off center. Then itong ating 78 Letty Golf Landing anniversary, so ito naman ay nalagay din sa wrong plan set. So dapat ay nasa 10 peso ang plan set na ito at naprintahan ng 5 peso na Letty Golf Landing. Okay, so may isa dito mga kabarya, itong 10 peso na off center. So yan, makikita mo ang kanyang forma ay napakalapad sa kabilang side. Yung sa kabila naman ay dumikit na kanyang ang inner ring doon sa outer ring. So tulad din itong 2014. So halos magkapariyo sila ng error mga kabarya. At itong ating 5 peso na double piece error. So yan no, tinatawag natin na double piece ito mga kabarya kasi dalawang mukha yung naprinta. Tulad din nung sa ating 1 peso na karabaw ay dalawa din. So ang tawag dito sa ganitong klaseng error ay multiple strike. So yan no, ang mga error na ating hinahanap. So yan lamang klaseng mga error na pwede nating bilhin. Yung mga common error mga kabarya ay hindi naman talaga collectible ang mga common error. Kaya ang ganitong error yung ating mga hinahanap. So yun no, kung meron kayong ganito ay mag-message lamang sa ating Facebook page para madali kayong ma-replyan. So doon kayo sa ating page mag-message. Okay? At sa mga hard to find naman mga kabarya na ating binibili, yung example ay 2005 na 1 peso BSP. So isa rin yan sa ating mga hinahanap at binibili din ng ating mga collector kasi ay isang asyang collector's item. So kaya ayan din ay medyo may kamahalan no ang kanyang price. So yung ating 2006 na 5 peso BSP at 2007, so pati yung mga kabarya ay mga collector's items. At sa 10 peso naman yung 2007 at 2009, so yun no ay napaka-importante ng mga bariyang 2007 at saka 2009 pag ikaw ay gumawa ng BSP 10 peso coin set series. So yun talaga mga kabarya ay mga hard to find, kaya mahirap talaga hanapin ang mga ganong klaseng mga barya. So karamihan ngayon ay may makuha kang medyo below 1,000, ngunit yun ay tinatawag na altered version. So ginawa lamang nila yung ganong klaseng mga barya, ngunit di yun totoong yung kanyang taon ay di talaga totoo. So pinulitan lamang yung numero kaya nagiging 2007 at saka 2009. Tulad din yung ating 5 piso yung tatlong taon, 2006, 2007 at saka 2008. So marami ding altered version na lumalabas ng ganong mga year mga kabarya. Kaya mag-ingat tayo kung tayo ay bumili at may binibinta sa atin na medyo malaki ang halaga. Eh baka altered version yung ating makuha. Kaya talo tayo doon mga kabarya. Kasi pag ikaw naman ang nagbinta nung nakuha mong altered version, ay talagang mababa lamang ang kanyang halaga. Okay? So yan yung mga barya na ating hinahanap. At kung meron kayo, mag-comment lamang sa ating baba sa video para makita natin ang inyong mga barya at makilatis kung talagang genuine version ba yung hawak mo. Okay, so hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ang OMG TV channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga video na ating upload. Magandang araw sa lahat and God bless.